Simula ngayong araw ay wala nang naka-isolate o naka-quarantine na person deprived of liberty o PDL at personnel ng Puerto Princesa City Jail. Gumaling na umano ang lahat ng mga nagpositibo sa antigen test sa isinagawang mass testing sa ahensya noong Hunyo 11. Kasunod ito ng flu outbreak sa Piita noong unang linggo ng Hunyo. At sa humigit kumulang 500 na jail population, 123 na mga PDL at 30 na personnel ang nagpositibo sa antigen test. Today, ito po yung first day na kung saan ay sila po ay muling ibabalik na doon sa kanilang mga regular dormitories. But ang ginawa po ngayon, ongoing po yung decontamination. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang pinagbula ng virus. Tinitingnan namang posibleng carrier ay ang mga pinapayagang makalabas at makapasok sa city jail, gaya ng mga newly committed PDL na mula sa ibang law enforcement agency o committing authorities. Mayroon ding mga PDL na posibleng ilabas gaya ng mga manganganak o iba pang individual na kailangang i-admit at i-check up sa ospital. Gayon din ang pagpapaabot ng pagkain, bitamina, pera, gamot at ibang dokumento o sulat mula sa mga pamilya ng mga PDL. Samantala, pinapayagan pa rin ng City Jail ang pagpapaabot ng mga bagay o gamit sa mga PDL pero limitado lamang. Simula rin ngayong linggo ay tatanggap ng muli ang City Jail ng newly committed PDL. This week, yan, isa po yun sa maibabalik na kumbaga ay tatanggap na po muli tayo ng mga bagong commitment at nag-iigpes po talaga at talagang isa po yan yung requirement na kinakailangan na sila po ay ipa-swab test yung mga bagong commit bago po sila tanggapin sa loob ng Puerto Princesa City Jail. Bagaman hindi pa rin pinapayagan ng personal o face-to-face na pagbisita sa mga PDL, mayroon naman umanong electronic dalaw, kung saan maaaring magpadala ng mensahe sa kanilang official page anumang oras. Isischedule lamang ito para makausap ang kapamilya kahit online. Sa parang ito ay magkakaroon pa rin ng komunikasyon ng PDL sa kaniyang pamilya at maiiwasan ang kalungkutan o pagkabagot. Kristel Dorado, Alpha News, Philippines.